Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay pagunita kay San Josaphat, isang obispo at martir. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong samay na ng ang Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-aalay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito, pinakamamahal, ang ituro mo iyong wastong aral, sabihin mo sa matandang lalaki na sila maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matyaga. Sa matandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito ay kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Laging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag mong itong ariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang may paparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag
sa atin dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Binigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan ka ng ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligtasan, ang pangarap mo iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yung masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon upang maligtas sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananangkan lagi sa lupain. Ang mga matuwid ligtas na titira at dinaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Oh, alleluia, 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 alleluia. Ang sakit nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kaniya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako nang hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat nang iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami
sa aming tungkulin. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ano nga ba ang tawag ng tungkulin? Ang tawag ng tungkulin ay ang pagtupad sa kung ano yung nakatakda na gagawin ng isang tao. Subalit, kailan kaya ang isang gawain ay ginagawa hindi dahil lamang sa tawag ng tungkulin kapag wala tayong hinihintay na kapalit o kabayaran? Kapag hindi ka na naghihintay ng kapalit o kabayaran sa isang ginawa mo, hindi na lamang yan tawag ng tungkulin. It is beyond one's job and beyond one's call. Mga kapatid, ginamit po ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon ang talinhaga tungkol sa isang lingkod at isang Panginoon upang turuan ang kanyang mga disipulo tungkol sa kababaang loob, tungkol sa tunay na pagsunod. Sa atin pong narinig na pagbasa, sinabi ni Jesus at kanyang ipinaliwanag tungkol sa isang lingkod na pagkaraan nga daw po na siya magtrabaho sa bukid, itong aliping ito, pag-uwi doon sa bahay na kanyang master, hindi ito uupo at magwawalang gawa na lang. Patuloy pa rin ito maglilingkod sa kanyang Panginoon. At sinabi nga ni Jesus sa bandang huli ng ating ebanghelyo, kami mga aliping, walang kabuluhang, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Yun ang sasabihin ng lingkod. Mga kapatid, isang paalala po sa atin ang ating ebanghelyo tungkol po sa paglilingkod sa Diyos. Tayo po ay maraming mga servants at volunteers dito. Ang iba sa inyo, naglilingkod sa inyong pamilya. Ito'y isang paalala sa atin na ni Panginoong Jesus na bakit ba tayo naglilingkod sa simbahan? Bakit ba tayo naglilingkod sa pamilya? Our service should be motivated by love for God. Our service should be motivated by our obedience to God. Love and obedience. Pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Kaya ka naglilingkod. Hindi dapat natin maging motibasyon sa ating ginagawa na paglilingkod sa Diyos at sa ating pamilya at sa ating kapwa, yung reward, yung kapalit. Dahil kapag yan po ang naging ating motibasyon sa ating ginagawa, alam nyo, magiging hilaw ang ating paglilingkod. Magiging hilaw ang ating sakripisyo. Mga kapatid, tayo pong mga disipulo ni Jesus, katulad ng alipin sa ating ebanghelyo, tayo po'y tinatawagan ni Jesus na maglingkod ng tapat na walang hinihinging kapalit. Ganito po sana tayo, hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa ating kanya-kanyang mga ministries, kundi sa ating pagmamahal sa bansa. We serve God and we serve our country with our whole heart, not after the reward, but after love and obedience to God. Mga kapatid, sa mundong ito, napakadali na saka lamang tayo kikilos dahil mayroong kapalit.
na reward. Subalit, si Jesus, patuloy pa rin tayong pinapaalalahanan. Mas maganda ang gantimpala kapag ito ay ibinigay sa atin ng Ama na nasa langit. Ang Panginoong nakakakita ng ating ginagawa, hayaan natin ang Panginoong nakakakita ng ating mga ginagawa ang siyang magbigay sa atin ng gantimpalang makalangit. Isang gantimpala na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga na meron sa mundong ito. Napakasarap pong tumulong, hindi po ba? Marami sa atin naranasan tumulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Ang iba sa atin tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Noong pumutok ang bulkan ng Taal noon, tandaan niyo po ba? Marami ang tumulong doon sa mga nasalanta. At napakasarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo at wala tayong hinihintay na kapalit. Mga kapatid, patuloy po tayong manindigang maging tapat sa pagtulong. Ang taong tapat, kailanman ang Diyos ang palaging lilingap. Sa taong tapat, kailanman palaging ang Diyos ang lilingap. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo, naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao na waibiyayaan ang ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama si Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Bilang isang sam
bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala. At kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di nagigitla na paninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak pag nagtiwala'y tutulog kang ganap ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakanta. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakanta. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan. Upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating pagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan na kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan.
Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tangkapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin.